isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Rigacho family, Panlagi family, Dorado family, Lydia Kaskasan and family, Gilietyo Pangko, ang Hilary Recaprinti and family, Cervantes family, Rigodon family, Yonida Patrulla and family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren and Rim Acevedo, Acevedo family, Jose Benaventura and family, Gillian Lugal and Franco Bilbueno, Raymond Aguot, Modisto and Carolina Bilbueno, Opilia Liwanag and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling. Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rida, Jasmine Sibildia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leah Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elise Lim, Emmanuel Bueno, Emmanuel Tamayo, Romeo Rigazzo Jr., Bete Ong, Pili and Cindy Chua, Diana Andia, Ruchi Harder, Marlon Armelo Gabriel, Tidi Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Chances, Carolina and Modisto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Plabiano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Beto Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Senior, Elio Estelita, Ruth, Charles T, Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljun Gerald James, Raon, Raon Family, Balisher Family, Erlinda Liwanag, Alejandro Herrera, Ima Alisin, Rowena Luna, Daniel G. Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Viterbo, Leonora Villaruel, Violeta Manresa, Sia Anghila, Sakasido, Annabeth Lucy, Kyle de la Cruz, Ignacio Haber, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lee Eranista, Angelito San Gabriel, Acompiado, Aurora Agudo, Maricar Hagil, Romel Coronel, Raymond Lauron, Manuel de los Santos, Erlinda Alberto, Melicio Bulong, Milda Sumagpaw, Yopimia Publite, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith Denise, Cristo Tadabis, Abby Beris, Violeta Sarnio, Elsa Punteris, Jonathan Agrabante, Samantha Caudro, Jerry Ligaspi, Esther Maranan, Sib Kwasay, Melchor Gadi, Alex Quirante, Natalie Pineda, Enrique Alparo, Lucita Gachalian, Feliciano Magtira, Timothy Paul Lim, Lisa Chin. Natatanging kahilingan, Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gilead Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, J.C. Bularan Salunga, Remedios Pajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper G. Ruda, Irma Ramirez, Maria Orchidia Ancian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Boromeo, Nicole Casamayor, Rodilio K. and Rodolfo Quezon, Pristina Luna. Magsilohod po tayong lahat para sa Oratio Imperata para sa kapayapaan.
Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukmong espiritual ng kasamaan, kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na ipinagkatiwalang gumawa ng mapagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namang ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. As siya'y naglihing lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadiklaan ng langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Daniel Bolter Hue. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon dinggin ang landas niya'y dahakin. Habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa atin. Bilang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugi ng gitara at ang kaya ay simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli. Sapagkat
hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ulitin po nating lahat. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw. Buong sansinukob. Tugon. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus
ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawalang salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nasa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganun din sa lahat ng mga nakatutok online at nagsisimba sa kani-kanilang mga tahanan. Kasama po kayong lahat sa ating pagdiriwang dito sa ating simbahan. Dalawang talinhaga tungkol sa nawawala ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Nawawala. Sabihin nyo nga po. Isa pa. Ang talinhaga ng nawawalang tupa at ang talinhaga ng nawawalang pilak. Ang talinhaga ng nawawalang tupa ipinapakita sa atin na iiwan ng may-ari ang 99 na tupa para hanapin ang iisang nawawala. Ilan lahat mayroon tupa ang may-ari? Ba't iba-iba kayo ng sagot? Ulit, nawawala ang isa, natira ang 99. Ilan lahat ang total ng kanyang tupa? Yan, 100. May 100 tupa. Nawala ang isa. Pinakita sa atin na hinanap ng may-ari ang isang nawawala. Iniwan ang 99. Sabi sa talinhaga, kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasanin at magsasaya kapag natagpuan ang nawawalang isa. Samantala, ang nawawalang pilak naman, yung talinhaga ng nawawalang pilak, sabi ng talinhaga, kapag nawala ang isa sa 10 pilak, ilan lahat meron pilak? 10. Nawala ang isa, sabi, sisindihan ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang masumpungan ito, at kapag natagpuan, magsasaya, mag-aaya ng mga kaibigan, at magdiriwang.
Ito po ang dalawang talinhaga na ginamit ni Jesus na pangaral sa mga Pariseo at Eskriba na nagbubulong-bulungan tungkol sa pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan. Nakita kasi nila si Jesus kasama na nanginginain, nakikisalo sa mga makasalanan. Noong panahong iyon, hindi ginagawa ng mga tao yon. Kapag kasama mo o may makita kang mga makasalanan, kailangan layuan. Kung hindi, ikaw ay mapapabilang. O, di ba ganun din naman sa panahon natin ngayon, di ba? No? Sa panahon ngayon, kapag sumama ka sa mga chismosa, anong tawag sa'yo? O, di ba? Alam na alam nyo na. Di ba? Kapag sumama ka sa mga manginginom, kahit hindi ka umiinom, anong tingin sa'yo? Ganun din. Kaya kung hindi ka chismosa, huwag kang sumama sa mga chismosa. Ganun yung sinasabi noon. Para huwag kang mapabilang. Pero, magandang himayin natin ang ibig sabihin ni Jesus sa talinhaga kung bakit ba siya nakikisama sa mga makasalanan. Ibig sabihin ba noon, makasalanan na rin si Jesus? Hindi. Wala naman siyang ginagawa. Kung makasalanan ang sinasamahan niya at hindi siya makasalanan, hindi siya mahahawa. Pero tatlong bagay ang pinapakita at gustong sabihin ni Jesus tungkol sa talinhaga. Una, ipinapakita ni Jesus na ang makasalanan ay mga nawawala. Sa iba, ang tingin nila, ang mga makasalanan ay nagwawala. Magkaiba po yun, ang nawawala sa nagwawala. Yung nawawala, sabi ni Jesus, maaring wala sa tamang isip, wala sa tamang pag-iisip, o wala sa tamang disposisyon. Diba ganun naman? Pag hindi tamang yung isip, nakakagawa ka ng mali. Mali ang desisyon. Bakit? Kasi galit. Wala sa tamang disposisyon. Kaya nakapagmura. Kaya nakapagsalita ng di maganda. Pero iba yung hindi ka naman galit. Nasa tamang disposisyon ka, pero palamura ka. May ganyan. Konting kibot, mura. Hindi ka naman galit, pero namamalo ka ng anak. Para kay Jesus, yung mga nawawala, wala sa tamang pag-iisip at wala sa tamang disposisyon. Kaya sila nakakagawa ng kasalanan dahil sila ay nawawala. At dahil nawawala, nararapat lang na hanapin. Kapag nawawala, hanapin. Taliwas ito sa gustong ipahiwatig ng mga Pariseo at Eskriba tungkol sa mga makasalanan. Iniisip nila, hindi na dapat ito bigyan ng pag-asa. Kaya dapat pabayaan. Kaya dapat layuan at huwag samahan. Ganyan ba ang tingin ninyo sa mga nawawala at mga makasalanan? Wala ng pag-asa? Hindi na dapat samahan? Dapat layuan? Pangalawang nais ipakita ni Jesus tungkol sa mga nawawala. Sabi ni Jesus, kapag natagpuan, inaakay o pinapasan. Taliwas ito. Iba ito sa kung paano natin tratuhin ang mga natagpuan. Oh, kapag natagpuan yung nawawalang anak, anong ginagawa ng magulang? Oh, imbes na akayin, pinapalo. Oh, saan ka ba nagpuntang bata ka? Palo. Ba't ganun? Sa halip na pasanin, sinisisi. Yan, ang likot-likot mo kasi, yan ang nangyari sa'yo. Oh, 'di ba? Sabi ko, makinig ka sa akin. Oh, 'yan, napahamak ka. Ganyan eh. Ganyan natin tratuhin. Sa halip na akayin mo, pagsabihan mo, turuan mo. Ang tao sinisisi, sinasaktan ang mga makasalanan o nawawala.
Pangatlo, ang nais ipakita ni Jesus sa mga nawawala, ikinasisiya kapag natagpuan. Ipinagdiriwang ang pagkakahanap kapag nagbalik ang nawawala, isa itong dahilan para ikatuwa. Taliwas ito sa kung paano mag-isip ang tao tungkol sa pagbabalik ng mga nawawala. Tayo, no? Pinagdududahan natin kapag nagbago na ang isang tao. Naku, totoo bang nagbago yan? Hindi naman. Di ba ganon? Kapag nakita mo yung manginginom dati na hindi na umiinom, naku, hindi totoo yan. Ano nakain yan? Bakit di na umiinom? Ba't hindi ka na nakikipagchismisan? Ano kayang nakain ito? Di ba ganon tayo? Yung iba, tinataningan pa natin. Next week, balik uli yan sa dating gawi. Bukas lang, no? Ganyan na naman ulit yan. Para bang ang tao ayaw magbigay ng isa pang pagkakataon? Ayaw magbigay ng chance? Ayaw magpatawad? Ayaw magbigay ng pag-asa? Ganyan ba natin tratuhin ang mga nawawala at makasalanan? Mga kapatid, para kay Jesus, ang nawawala dapat hinahanap, hindi pinababayaan. Kung may 100 kang tupa at nawala ang isa, hahanapin mo pa rin ba? Yung iba, wag na, isa lang naman yun eh. 99 naman yung natira, papagurin ko pa sarili ko. Yung iba, kung 10 ang pera, nawala ang piso, sige na, hayaan mo na. Magpapakahirap pa ako, may 10 pa naman ako. Ang nawawala para kay Jesus, hinahanap, hindi pinababayaan. Inaakay, hindi tinataboy. Higit sa lahat, ikinasisiya kapag nasumpungan at hindi ikinagagalit o isinusumpa. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ang Panginoon ang pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin sa ating pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang personal na pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na tanda ng tunay na pagkalinga at buong pagmamahal na pagtingin sa mga tinanggihan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga humiwalay na sa daan ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tinatawag silang bumalik muli. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga kabataang naligaw sa bisyo, krimen, o ipinagbabawal na gamot, naway matagpuan ang kanilang tunay na sarili at dangal at magbalik sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga nagdurusa o sinusubok ng karamdaman, naway mapagtanto na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at atensyon na ating ibinibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Ang mga yumao na dumaan sa pintuan ng kawan, naway magbuni kasama ang pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, tugunin mo kami. Pinakamahinahong Ama, akayin mo kami sa tamang daan. Pakinggan mo ang aming mga panalangin, basbasan mo ang bawat isa sa amin sa pamamaraang ikaw ang pinakamabuting nakaaalam. Makasunod nawa kami, san mo man kami dalhin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo.
Gayon din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo
maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng puong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, tala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakilat dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inanyayahan. Humayon at ipahayag kanyang pagkaling at sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.